Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga namumblema dahil lagi na lamang po kayong walang pera? Tunay naman na napakahirap ng mga ganyan sitwasyon mga bossing. Pero marami po tayo mga iba't ibang mga pamamaraan upang sa ganon mas maka-attract tayo ng swerte lalo na sa usapin ng pampinansyal. Kasi sa panahon ngayon, yan po ang numero unong kailangan po natin para sa ating pamilya at para tayong mabuhay. Siyempre, wala tayong pera, ano mabibili natin ng pagkain at anong ibabayad po natin sa ating mga pagkakautang at ganoon din po kung ano ang ating mga ipupuhunan. Or kaya, kung kayo maghanap ng trabaho, kailangan pa rin ng pera. Kasi siyempre, kailangan natin mamasahe, kumain at baka kayo abutin ang gutom po sa inyo pong pag-apply. Ngayon po mga bossing, in short, ang pinaka numero unong kailangan po natin ay pera. Ayan, sa kakainin natin sa araw-araw, mamasahe ni nanay, ni tatay, ganoon din po ng mga anak po natin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga nakakaranas ng mga iba't ibang mga pagsubok, lalo-lalo na po sa usapin po ng pera, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Napakasimple lamang po nito kung gusto niyo po mas maka-attract kayo ng swerte sa pera at dumaloy ng walang humpay or dumaloy ng very smooth ang swerte po sa inyo. Kaya kung kayo piniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga problemado sa araw-araw kung ano ang ating kakainin o anong ibabayad natin kay kumare dahil maniningil na naman siya dahil kayo po ay kumbagay nangungutang po lagi sa kanya at kayo po ay kumbagay tinutubuan na lamang. Alam niyo po ba mga bossing ko na marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo ay makabayad natin mga pagkakautang. Bukod sa numero uno ay kailangan ng sipag at tiyaga. Kayo po mga bossing ko ay kung namumblema tungkol sa pera at kayo po ay paupo-upo lamang, huwag na muna kayong gumawa ng mga pampaswerte dahil maaaring hindi rin po kayo magkakaroon ng pera. Kaya po tayo nagawa ng mga pampaswerte upang sa ganon, halimbawa may plano tayo na mag-apply ng trabaho, gumawa tayo ng mga pampaswerte, tayo po ay maaaring matanggap kaagad. Yung mga balakid na maaaring mapasa inyo na hindi kayo matanggap, ay hindi iyan mapapasa inyo dahil meron nga kayo mga pampaswerte. Kumbaga, sangkap lamang po ito para po tayo ay magtagumpay. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong aking sinasabing ito? Kayo po ba ay gumagamit ng Himalayan salt? Ngayon po mga bossing, alam niyo po ba ang Himalayan salt ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya na nasa loob po natin bakuran na siya nagiging dahilan kung bakit lagi tayo ay minamalas o kung bakit lagi may mga pag-aaway na nagaganap sa loob ng ating tahanan. Ang Himalayan salt ay isa rin sa mga makakatulong para anti-stress din po ito mga bossing. At ito po ay makakatulong po sa atin para mas maka-attract din tayo ng swerte lalo na sa usapin po ng pera. Kayo po ba ay merong Himalayan salt? Mas mainam na meron po kayo. Ako po, marami po akong mga Himalayan. Meron din akong lamp, meron din akong kumbagay pino po ito, parang asin-asin na pwede daw pong ihalo sa mga pagkain. Pero ako hindi naman po namin ihalo. Pero sabi, mas ano ka daw po yung mas healthy living daw po pag mga Himalayan salt ang ginagamit. Ngayon, itong gatong pulbus na, parang ano, masyado siyang pino, parang asukal na po siya, ay ito po yung ginagamit na sa mga pagluluto daw po. Ngayon po mga bossing, ito naman, napakaganda, makita nyo, rak na rak po yung itsura po niyan, at ang ganda po ng kulay, lalo na sa personal, maganda po ito ang kulay niya, pink na pink. Ngayon po mga bossing, itong ating Himalayan salt, ay may makakapagdulot po sa atin ng anti-stress. Ngayon po mga bossing, kapag tayo hindi na-stress sa buhay, mas lapitin tayo ng swerte dahil kapag kayo po stress-stress, may itang inyo pong ulo at ang dami niyo nang naaway. Ngayon po mga bossing, ang wini-welcome niyo po dyan ay mga negatibo. Kaya instead po, kasi wala naman nagnais sa atin na negatibo ang nais na dumating po sa atin or makamtan po natin, kaya mas mainam, meron tayong mga anti-stress para po tayo eh, kasi pag hindi ka iyamot, hindi ka mainitin ang ulo, ngayon po, mas kakapit sa inyo, mas magpo-flow ng mabilis ang swerte, lalo na sa pangkalahatan na swerte. Maging sa usapin ng pera, buhay pag-ibig, magulong pamilya, ayan. Ngayon po mga bossing, kailangan po natin ng Himalayan. Kailangan din po natin mga bossing ko ng piso. Ang piso po natin ay pangalis ng mga kamalasan at ito po ay swerte rin sa pera kasi ito po ay ibilog. Inihalin tulad nga po ito sa mga sa bagay. Ito nga po ay mga barya. Yung mga baryang yan ay mabilis po maka-attract ng swerte sa pera.
Ngayon po mga bossing, dahil nga po ang ating piso ay kung sino-sino nang humawak bago ito nakarating sa inyo, ay maaaring may mga kaakibat na itong kamalasan na dumikit po dito. Kaya mas mainam, linisan po muna natin ang piso. Kumuha po kayo ng isang basong tubig, lagyan ng isang kutsarang suka at konting asin. At pagkatapos ay ibilad ito ng 5 minuto sa sinag po ng araw. Ang pagguha po natin mga pampaswerte ay tuwing 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Pinakamainam ay Tuesday or Friday, pero kung ikaw ay abala sa mga ganyang araw, kahit anong araw ay pwede nyo siyang gawin. Ngayon po, ipagkababad nyo na 5 minuto, hanguin nyo po siya at hayaan nyo siyang kusang matuyo sa sinag po ng araw or ng hangin. Paalala lamang, ang pagguha ng mga pampaswerte ay tuwing umaga lamang po ginagawa. Ang pagtataboy ng mga kamalasan, mga bad spirit ay insensot kamangyan. Kung ikaw po ay galit sa isang tao, sa alas 5 po yan ng hapon. Charot! Ayan, hindi po natin ituturo yan sa inyo. Ngayon po mga bossing, basta dito po tayo lagi sa mga pampaswerte. Pag natapos na po ninyo linisan po ito, ilagay nyo lamang po ito sa Himalayan. Piso at Himalayan lamang po mga bossing. I-wish po dito lahat ng nais po ninyo na makamtan sa buhay, mga pangarap nga po ninyo na walang gamit na sana, direct to the point. Halimbawa, huling paghihirap po na ito, bukas ako ay mayaman na. Yung mga ganun mga bossing. Kailangan mga bossing, huwag ka nang gagamit na sana para sure na sure ka na na ito ay magaganap. Ngayon po mga bossing, sabihin nyo na lahat ang nais nyo po dito. At pagkatapos, mas mainam po ito, ibilad nyo sa sinag ng araw hanggang alas 8 po ng umaga. Mga tapos po na alas 8 ng umaga, kunin nyo po siya, ilagay sa inyo pong silid. Ayan nyo, sa silid nyo po na muna ito mga bossing, kahit hindi sa ilalim ng higaan. Kahit sa mga tukador nyo lamang po dyan, or ipatong nyo lamang po kung saan po dyan na pwedeng patungan ito. At pagkatapos mga bossing, ayaan nyo lamang po siya doon. Basta ang ating Himalayang salt ay hindi po matutunaw. Ito po mga bossing ko ay pag natunaw. Pero rare po yan na nagaganap. Siguro sobrang pagsubok ang dumarating sa inyo. At talaga namang mag-iingat po kayo kapag po ito natunaw. Kasi bihira naman po natutunawan po nito kaysa mas matibay po ito kaysa sa mga ordinaryong asin. Ngayon po mga bossing, basta kung natunaw, in case, i-boost nyo lamang po ito sa lababo, tapos buksan po ang inyong gripo tayang ito ay makaagos sa malayo. Kapag po ito ay nasa malayo na, kumuha po kayo ng isang kutsarang suka para ma-stop na mga kamalasan yung pinagdadaanan. At kung gusto nyo, gumawa po muli kayo ng panibagong ganito. Mainam po ito mga bossing, pangkalahatan po ang swerte na maaaring mapasa sa inyo. Kung kayo po isa sa mga laging problema ay pera, asya, lumarga po kayo, subukan nyo po itong gawin. Yun lang po mga bossing, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.